official yung presyong yun eh. Pananamantalaya yun. At sinasabi nga natin na high price of food items in the market is not indicative of the lack of supply. Talagang minamaniobra lang ng ating mga oportunistang mga negosyante paminsan-minsan. Hindi lang paminsan-minsan, madalas. Lalo na akala nila pagkatapos ng Typhoon Ompong, eh parang walang magagawa ang gobyerno to address the problem. Hindi nila alam, bago pa dumating yung Ompong, nagpulong na kami nila Pangulong Duterte at meron kami mga assignments. My assignment was to make sure that the prices of basic food commodities will not go up because of Typhoon Ompong. So napunta ako ng Mindanao, kinausap ko yung ating mga vegetable farmers at pumayag sila na dalhin sa Metro Manila. Tuwang-tuwa nga sila kasi pinautang namin sila ng 20 million pambili ng gulay ng mga miyembro nila. At nagbigay ako ng 4 na traktora, 25 kalabaw at saka baka na pang-araro. And then next week, available na 250 million in production loan fund, no? Na pwede nilang utangin 50,000 pesos per farmer. Sir, siguro ang tanong din po dito yung sustainability. Paano po natin ma-assure yung taong bayan? Ito po ba'y ngayon lamang o tuloy-tuloy na po ba? In fact, ngayong araw na ito, ang pinaka-importanting bahagi ng programang ito ay hindi yung pagbebenta ng gulay na ito. Pinapakita lang natin yung presyo. Yes, the most important event today is the business matching between the farmers, yung mga magsasaka at mga leader nila, eh nandito ngayon sa Metro Manila. Apa. Sapagkat iharap natin sila sa mga mamimili, yung Market Vendors Association, Homeowners Association, pati na yung mga procurement officers ng mga supermarkets. Sapagkat magkakaroon tayo ng business matching, maghaharap sila, sasabihin ng mamimili anong klaseng gulay ang kailangan nila, ano ang volume on a weekly basis. Para ma-supply. Yes, at magkakasundo sila sa presyo. Okay. Sapagkat madali namang itanim yung gulay, actually, yung karos, 3 buwan lang eh. So kapag nagkaroon tayo ng agreement between the producers and the buyers, then we will be able to sustain this. Starting next week, baka mga 6 na container vans ang ating ipapadala dito sa Metro Manila, sapagkat nakita na natin na pwedeng dalhin sa Metro Manila yung mga gulay in refrigerated containers. At pagdating dito after 2 days, sariwang-sariwa pa. Sige po. Katunying, baka meron pa po kayong tanong sa studio, kaya Secretary Piñol, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Katunying. Napag-usapan na natin sa radyo, pero for the information of our viewers po, ngayon sa Umagang kay Ganda, paano po ba naibiyahe mula po sa Bukidnon ang sabi niyo 30 tons ng gulay na iyan, Secretary, na fresh pa din? Opo, tatlo po ang ginawa natin. Sinubukan natin yung refrigerated vans at matagumpay. Ang isang container van ay umaabot ng mga 80,000 yung gastos namin. So 8 tons ang laman ng isang container van. Actually, pwede pang dagdagan. Pero kasi naka-plastic wrap yung aming mga gulay, kaya medyo kumain ng espasyo. But we will adjust, no? So ang ibig sabihin yan, halimbawa, meron kaming mga 10 metric tons sa isang container van. 80,000 ang binayad namin. Kung ang carrots doon sa Bukidnon ay mabibili natin ng 35 pesos per kilo, maski presyuhan pa natin ng hanggang 70 pesos, kakayanin eh. Kakayanin. The other mode of transportation that we used was yung commercial plane, yung 727 cargo planes, na ngayon ay ini-engage ng Department of Agriculture. And of course, tinulungan tayo ng Department of National Defense for this project now. Pinagamit yung C-130, but that's not going to be forever, no? Ngayon lang to. Pero ang talagang tinitignan natin dito, yung 727 cargo plane na magkukonekta ng ating mga farmers and fisher folks with the market. Kasi tulad ng sinabi ko kahapon, Katunin, sa Tawi-Tawi, napakamura ng isda. Pero paano mo dadalhin yung isda ng Tawi-Tawi sa Metro Manila? Pero kung meron tayong cargo plane na pwedeng kumarga ng 24 metric tons bawat biyahe, maski tubuan pa natin additional na 30 pesos per kilo ng isda, kakayanin Mura eh. Mas mura pa rin eh. Kakayanin. So ang gagawin po natin ngayon, yung mga highly perishable products like isda, karne, yung mga lettuce, mga cabbage, yun yung ating air transport, cargo plane. Yun namang mga patatas, sayote, yung carrots, kamote, saging, pwede ng refrigerated containers yun. Opo, isa na lang po, Secretary. Nabanggit nyo kanina na
wala naman tayong problema sa supply at may nagmamaniobra o nagsasamantalang negosyante. Meron po ba kayong kakasuhan dyan ng mga negosyante? Ito, maliwanag na profiteering po ito, Secretary. Hindi na kailangan siguro. Magdusa na sila ngayon dahil ngayon wala nang bibili ng gulay nila. Yun ang pinakamatinding punishment para sa kanila. Paano po kung maubos na yan, di balik na naman tayo sa mataas na presyo? Hindi po. Kana po to, tuloy-tuloy na po to. Next week, 6 na containers ang ating ipapadala. Opo. Sana po mas marami. Tuloy-tuloy na po ito. Sana po mas marami. In fact, pinaplano namin ngayon. Opo. Every weekend. Mm. Opo. Opo, sana po mas maraming mga parang ganyang klase. I-replicate po ba sa iba't ibang mga localities? Kasi halimbawa, mga taga Quezon City, taga Montalban, Rizal, mabalik, ang dami pong gustong pumunta dyan ngayon eh. But of course, magagastos sila sa pamasahin, everything. Opo. Pwede po bang i-replicate nyo yan in more areas, Secretary? Opo. Actually, ang mangyayari po rito, Katunying, ito na yung magiging drop-off point ng ating mga papasok na mga pagkain mula sa probinsya. From here, magkakaroon tayo ng distribution system through the malasakit stores na itatatag po natin sa mga highly populated areas in Metro Manila tulad ng Payatas, Baseco, Tondo, siguro sa Taguig, no? And then ito po mga malasakit stores na ito, hindi lang gulay, pati prutas, asukal, isda. Yung kasing tilapia ng Region 3, nagre-reklamo sa amin yung mga maliliit na mga fish pond operators doon sapagkat hindi sila nakakapasok sa merkado doon. May cartel din eh. So, instead na makabenta sila ng tilapia nila, pukang napipigilan sila. So, lumapit sa amin at ngayon po tutulungan namin para yung ating mga malasakit stores, maglalagay tayo ng mga freezers at saka magkakaroon tayo ng fish stalls para mabenta na yung kanilang mga tilapia. And this will be operated by the women sector, the women's group in every village in the cities that we will where we will open up these malasakit stores. Okay, Secretary, salamat po sa inyo. Isay, thank you very much, Isay. And teka, may tanong lang pala si Tina. Secretary, sandali lang. May tanong na si Tina. Pambira lang naman mag-request to si Tina. Hindi, kasi yung mga malasakit stores po na sinasabi po ninyo, Sec, ay it will take time para maitatag. Habang inaantay po natin yung mga malasakit store, posible po ba na magkaroon din ng malasakit truck para yung truck po mismo yung pupunta sa communities at magiging readily available yung mas mura na mga gulay at agricultural products? Magandang idea po yon. Pwede po namin gawin yon. Salamat po sa pagbumungkahi. Basta tayo'y